mga volleybells natin off the court. Aalamin natin yan ngayon. Kung ano ang mga gusto niyong gawin outside of volleyball. Ikaw, Rose, sa mga times na hindi ka nagte-training, ano naman ang mga paborito mong gawin? Nung nag-off training po kami, syempre, masaya po ako kasama ng family ko. Ano ginawa niyo ng family niyo? Nag-travel pa kayo? Saan ka umuwi? Sa province po namin, Pangasinan. More on family bonding po kami. Alis-alis, kain. So, kaya ngayon pagbalik, focus na po sa training and studies ko po. At least nakapagpahinga kahit pa paano. Judith, aside from modeling and your blog, ano pa ba ang mga kinakaabalahan ng isang Judith Abil? Maliban po sa pagiging mabaliw sa BTS ngayon at saka sa K-drama, paminsan po nagpapampon po ako sa mga ka-teammates ko para libre pagkain. Malakas ka pa kumain? Nag-stay na din ako kala Celine once. Alam mo na yan. Alam na. Pagkain. Alam mo yan. Parang extra rice yata ito, no? Extra kaldero ba? Oh, extra. Rice cooker. Half lang po yung kinakain ko, half. Half ng rice cooker. Oo, yun. Buti na kuha mo. Parang hindi naman halata. Burn, kasing kalakas mo ba si Judith kumain? Oo, oh, ng sako. Hindi po. Hindi, coach. Diet ako eh. Ano naman ang mga paborito mong libangan aside from volleyball? Yung dog ko. Anong dog mo? Chow Chow. Ang laki naman. Nalalabas mo siya? Mm-mm, sa mga mall, ganyan. Pwede naman sila, no? Pwede naman, coach. Naka-diaper lang. Oh, talagang parang baby, no? Ako din, eh. Magbubuntis na nga siya, eh. Oh, lagi. Bigyan mo kami. Coach naman, man. Narinig niya siya lahat. Okay. Si Lee, ano mga paborito mong gawin aside from volleyball? Matulog po. Talaga ba? So, kung 3 hours ang volleyball, the rest of the day, kain, tulog. Actually, yung teammates ko, lagi lang nilang, di ba, tutulog na naman si Celine? Ganun. Pero di ba sinasabi nila, kapag tulog ka daw ng tulog, tatangkad ka? Ako kasi nung bata, mahilig din ako matulog eh. Oo, totoo yun. Yung mga bagets na katulad namin, kailangan talaga lagi natutulog. Eh, di ba? Dahil personal questions tayo ngayon, gusto na makilala ng mga supporters niyo, ang mga volleyballs, anong kanilang mga love life? Huh? Sino naman ang may inspirasyon at may love life? Hindi naman natin kailangan ano, di ba? Pero meron ba na sumisilbing inspirasyon at love life sa inyong mga puso, Rose? Yes po. Oy? Meron. And ano, nag-aaral pa rin ba siya? Opo. So nakikita kayo sa school? Tiga province din po na. Tiga province niyo. So LDR kayo? Opo. Oh. Kaya ka pala umuwi noong Christmas. Opo. Kaya pala. Pero siya ang nagsisilbing inspiration mo sa volleyball. And family ko. Very supportive. Opo. Oh. Judith, meron ka bang pinapasaya ngayon? Sa Korean. Ako po yung pinapasaya. Swerte mo naman. Nasa Korea po kasi sila lahat. LDR po kami. Wait lang, realidad tayo ngayon. Realidad. Ano, wala K-drama, wala pa. Wala. So focus lang talaga sa volleyball. Wala eh, wala nang liga po eh. Oh, manawagan tayo sa lahat ng ating volleyball. Manawagan po. Hi po sa inyo dyan. Dito lang ako. Maghihintay. Judith Abil. Search na lang. Oh my goodness. Okay, Judith Abil, 26. Philippines. Pag after nagka-boyfriend ka, kailangan i-credit mo ang the score, ha? Dahil naging matchmaker ng show. Okay, Bern. Ikaw. Parang hindi naman ata sikreto sa atin lahat. Pero syempre, meron nagsisilbing inspirasyon para sa'yo. Paano kayo na, sa in terms of volleyball, paano kanya pinupush para maging better volleyball player? Ano po, lagi niya akong minomotivate pag nadadown ako. Ganun po, lalo na kapag sa training, may mga nasasabi yung mga coaches sa akin. Ganun po. lagi siyang nandyan na, huwag kang susuko, kailangan ka ng team. Ganun. Tissue. Oh, may masasandalan ka nga naman talaga. Tubig, please. Isa tubig na. And si Celine. Oh, fresh. Season from 80 Best Baguio. Blogger. Meron bang mga nabudol natin dyan? Nabudol. Gusto mo yan? Meron po. Meron naman, umami naman siya. Meron po. Tita, tito. So, paano? Kasi ang daming nagsasabi, di ba, na ang love life, nagiging hadlang yan sa performance mo, sa studies mo. Pero syempre, for student-athletes, sanay tayo dyan sa pagbalanse ng oras natin, sa mga ginagawa natin. So, talagang yung love life, ano na lang yan?
extra na lang yan, di ba? Paano mo naman nababalance ang volleyball, ang love life, and ang studies mo? Parang ano lang yun eh. Parang pagiging student-athlete, time management. At saka, hindi naman mahirap kung pareho kayong athlete. Oh, kung supportive naman, di ba? Parang magkakasundo kayo kasi same training schedule, parang ganun. So, ano lang talaga, communication is the key. Wow! Charot. Okay, life lessons right now. Okay, Judith, para sa'yo ang next na tanong. Ano pa ba ang mga hidden talents mo aside from volleyball? Marami ka atin. Kaya niya mag-sample. Sige, pwedeng tumayo, pwedeng sumayaw. Baka this is your moment. Wala, wala. Nakakaya. Ngayon ka pa nahiya. Ano? Balita ko, marunong ka daw mag-model. Meron ka daw, ano? Oh, hindi po. Sige, pakitaan mo kami. Sa'yo. Ano? Miss Smart ka. Miss Smart. Sorry. Joke lang. Pwede pang pageant din ba to? Wala, wala po. Bern, meron ka pa mga... Wala, coach. Di ba magaling ka din mag-basketball? Hindi, coach. Magaling ako mag-volleyball. Any other talents or sports na nag-e-enjoy kayong gawin? Di ba? Magaling ba kayo kumanta? Kumain. Kumain. Sumayaw. Sumayaw. Lalong hindi po. Lalong hindi? Ay, singer ka pa. Mag-video games, coach. Gamer ka ba? Gamer? Oh. Ante. Gamer lang. Nako po, bawal yan. Bawal nga mag-phone, pwede pa mag-game. Ano ba social naman? Social media lang, coach. Bawal. Okay. Oh, sa susunod natin, ha, marami kayong sasagutin. We will continue our fun conversation with these volleyballs because we have a fill-in-the-blank segment when we return.